Good morning mga kapadyak, ito si Ja Bounty at your service, and this is my first bike vlog sa ride ko papunta sa Marcos Mansion. So dito nyo makikita paano ba yung isang route na pwede mong daanan kung manggagaling ka dito sa may Mamplasan exit SLX sa may Binyan Laguna papunta dun sa Novali until makapunta ka sa Marcos Mansion. Around 30 kilometers to kung tutuusin, tapos binaybay ko siya ng around 2 hours. So, balikan na din yon. Sige, simulan na natin. So, first off, dito tayo sa roundabout ng Mamplasan exit, syempre. Tapos, diretso na to dun sa Greenfield Parkway. Around 1 kilometer lang din naman yung layo nito. And maganda tong pasimula pagka mag-rides kayo kasi panalo yung scenery sa dami ng puno. May 1% gradient na din sa daanan na to. So medyo mararamdaman mo na kailangan mo talagang pumadyak, pero chill pa rin naman. Hindi ka pa dito masyadong pressure. No, mamaya pa yon. Tapos, yung connecting road nitong Greenfield Road ay ito ng Lovale Road. Tapos, pupunta na siya sa Laguna Boulevard, tapos lalabas ka din uli sa Novali Boulevard na. So, 7.3 kilometers to na two-way road lane. So, dito sa daan na to, highly suggest ko na huwag kayong gumigit na sa daanan kasi mahirap na dahil baka kayo masagi ng mga sasakyan. So, iwas aksidente na rin yun. And syempre, fa-follow natin yung road etiquette kapag gusto nyo na mag-overtake dun sa mga kapwa bisikleta nyo, or mas maganda, sabayan nyo na lang din sila. So, dito sa road na to, kaya gusto ko rin na i-mention tong road na to na specifically kasi may mga likuan dito na kailangan nyo malaman kasi yung mga daan dito biglang nagiging one-way eh. So, merong mga rerouting na ginawa dito yung mga officials para mas safe. So, ipapass forward ko tong video na to para makita nyo yung buong road papunta, okay? Guys, kailangan nyo laging tandaan na dito na kayo kakaliwa kung pupunta kayo ng Novali. Dahil after yun ng tool rumble strips at dumiretso pa rin kayo, mapupunta lang kayo sa isang village doon, and at the same time, yung road doon sarado na. So marami sa mga bikers dito,
Kaya bago pa pumunta ng Nubali, meron pa silang detour na nangyayari dahil nagkakamali sila ng liko. Okay? So habang binabaybay mo tong daan na to, mapapansin mo biglang dumadali na yung pagjack mo. Kasi meron ditong isang bridge na ang gradient ay negative, pababa, ibig sabihin. So, I highly suggest habang nandito ka, isulitin mo yung padjack mo para mas bumilis ng bumilis ka, para may momentum ka mamaya pag akyat mo, hindi ka masyado mahirapan pumadjack papunt pa akyat. Pag naman na-encounter mo na yung humps, turn right ka lang, and then pagkakanan mo, makikita mo agad yung Cavitex na road, no, napapansin nyo. Ngayon, ang gagawin natin, kakaliwa tayo once na nandun na tayo sa may Cavitex road. Meron namang signage doon na nakasulat is ito, na yung pakaliwa, yung papunta ng Nubali. And so, pagpunta mo doon, yun, turn left ka lang. Dito rin sa area na to, medyo makikita nyo na nagpa-positive yung gradient natin. So, paakyat to. So, huwag nyo masyadong iisipin na pagod na kayo by the time na tinatravel nyo tong buong road na to going dun sa may Nubali na sign. Kasi normal lang yun kasi nga paakyat. Mas muna. Once na nag-green light na yung traffic lights, dire-diretso lang kayo dito and meron kayong may encounter na dalawa pang traffic lights. So, follow rules lang tayo dito sa Nubali kasi kahit na maluwag ang daan at konti lang ang mga sasakyan, lalo na pag umaga, hindi ibig sabihin nun magbabiolate tayo mga siklista, diba, sa traffic rules. Tsaka isa pa, maganda na huwag kayong magmamadali dito sa road na to ng Nubali kasi napakaganda ng view, diba? Dito pa lang makikita nyo na agad kung ano yung pwede nyo pang i-expect as you go along going dun sa Marcos Mansion. Kaya mag-alala, nangalahati na tayo. So once na napapansin nyo, bumababa na yung gradient ng daan. Pababa na yun. And mararamdaman nyo naman na bumibilis na kayo. So maintain nyo lang yung speed na yun dahil malapit na kayo dun sa gate, malapit sa may rotonda o sa roundabout ng road na to. Ngayon, kaya kailangan nyo i-maintain yung bilis nyo kasi mas mapapadali kayo ngayon dun sa paahon na pagpa-jack, diba? At the same time, para mas makatulong dun sa pagpapadyak nyo, i-adjust nyo na yung gears nyo dun sa mas mga maliliit na gears para naman
maiwasan nyo yung pagtirik sa gitna. Actually, dito sa makikita nyo na video, yun yung isang natutunan ko dahil nung nag-adjust ako ng gears, andun na ako sa paahon. So, medyo nagpa-panic mode ako, pero tingnan na lang natin kung sumemplang ba ako o hindi. So, after nung ahon na yon, kailangan kumana na agad kayo dun sa susunod na kanto. Pero makikita nyo dito sa video na to, dahil na din siguro sa pagod ko dun sa paahon na yon, nakalimutan kong kumana. So, kailangan patuloy ako magtanong dun sa mga siklista na nagpapahinga din kung saan yung tamang daan sa Marcos Mansion. Pero di naman nila ako binigo, tama naman yung mga binigay nilang direksyon. And ang ginawa ko na lang, inikot ko na lang ulit yung buong roundabout tapos binalikan ko yung kanto na yun. So, daan na to, papuntang Marcos Mansion. Dito mitigil yung pagtaas ng gradient eh. Isa pa, konti lang yung puno sa tabi ng daan kaya maarawan ka talaga habang pumapadyak dito. May rules din na single file lang ang mga siklista habang binabaybay itong daan. So, para na rin yun sa safety ng lahat at ng mga motorista na kasama nyo sa daan. So, make sure to follow this rule. May mga signages din naman na laging nagpapaalala dito sa road na to. So, walang excuse para sabihin na hindi nyo nakita. Ha? So, sige. Enjoy na lang din syempre sa view habang binabaybay nyo to kasi napakaganda. No, parang probinsyang-probinsya na talaga tong area na to. So, bago tayo pumunta dun sa paahon na to na napaka matindi, pahinga na muna ako. The same time, after ko magpahinga, kumuha muna ako ng vuelo, bumalik muna uli ako dun sa daan para makapag-adjust din ako ng gears. Tapos, ayun, diretso akyat na. Para ready na kasi baka abutan ako ng semplang dun sa taas, mahirap na. Tulak na ako. Nakapata. So guys, nakita nyo naman, no? Hindi ko na talaga kinaya kaya sabi ko, bababa na ako sa bike ko at tulak na lang. So sa mga first time din na pupunta dito, sana hindi nyo ma-experience tong ginagawa ko. Pero masaya din. Kasi makita nyo rin, marami na rin nagpapahinga dito sa kalagitnaan itong paahon na to. Pero yun nga, kung hindi nyo kaya, edi tamang lakad lang. Pero kung kaya nyo nang ipadyak, edi ipadyak nyo lang kasi depende yun sa lakas nyo. Unfortunately, sa akin, hindi pa ganun. Pero nung nararamdaman ko na medyo pumapatag na, syempre bumalik na rin agad ako sa bike ko para naman looking cool tayo pagdating natin sa Marcos Mansion. So guys, finally, nandito na tayo sa tinatawag nila na Marcos Mansion. No.
pag bungan nyo pa lang dito sa Marcos Mansion, makikita nyo na marami na agad na mga nagmamotor and mas marami yung mga nagbabike, no? So ito, dahil sa araw na to, Sabado kasi to eh, kaya tingin ko rin napakadaming nagbabike in, maraming tumatambay. Meron ding mga nagtitinda dito ng mga merienda, tsaka syempre tubig, mga inumin. So kung gusto nyo na magpahinga dito for a while, pwedeng-pwede. Guys, dito na tayo sa Marcos Mansion. Ang sabi ko lang, lumay na siyang bago. Napakadami nagbabike ngayon. Ito nyo naman. Late na rin ako gumising nito, kaya ibig sabihin mas makakita pa tayo na sa marami pong bikers. So, ngayon na. Pahinga lang ako. Napalakad ako kanina. Sobrang taas. Sobrang tarik nung dinaan namin. Kaya napalakad ako. Ang hirap pa naman magtanggal ng cleats kapag pagod ka na. Diba? Pero, at least kinaya na natin. No? Tingnan tayo ng mga... Nakasarbelo si boss, oh. Ganda dyan ng boss, ah. Meron nga lang siyang parang barikada dun sa unahan. Siguro para sa mga sasakyan, no? Para hindi nila pagtambayan o magpark ng mga kotse. Pero makita, napansin ko rin dito nga pala sa Marcos Mansion. Parang yung area na to, eh, hindi masyado nang na-maintain. Pero alam nyo, naisip ko maganda na sana tong area na to. Lagi binibisita ng mga tao. I-maintain ng government o kahit man lang ng local community, di ba? Kasi ano eh, kahit maglagay pa sila ng entrance fee, napakasulit. So anyways, afternoon, sinubukan ko pa na umakyat pa papunta dun sa Palace in the Sky. Pero wala eh, tinamaan na ako ng wall. Ibig sabihin, pagod na ako. Kaya sabi ko, sige, uwi na lang ako. Sa next time na lang tayo pupunta ng Palace in the Sky pag kaya-kaya ko na. So ngayon, pabalik na tayo. And at the same time, dadaanan naman natin yung same road kanina. Ito maganda na dahil pababa na lahat, medyo hindi na tayo pipidal. Pero una muna na precautionary na kailangan nating alalahanin. Itong pababa na to, dahil napakataas nung gradient difference nito, kailangan kayong kumalma lang dito na alalay sa brake syempre, tsaka sa pedal wag masyado dahil baka masyado kayong bumilis dito, may mga motorista rin na dumadaan, baka mag-cause ng accident. So dito sa pababa na to, kalmahan nyo lang, no, di naman kayo nagmamadali eh, pero ano, maganda na rin kayo dahil medyo sasakit yung kamay nyo sa kaka-brake dito para lang hindi kayo masyadong bumilis agad-agad, no, dito sa pababa na to. After nung pababa na yun, kunting padyak pa, tapos may experience nyo na yung paborito kong area dito sa may Nubali pag pauwi na, no? So dito magkakaroon kasi ng negative gradient, which is isang magandang sign sa akin para humawak na dun sa lower bar ko, no? And syempre maging road bike na talaga, mabilis na. So hindi ko na ipapas forward para makita niya yung sarap ng bilis dito sa area na to.
guys, after ng mahabang road na to papunta dun sa rotonda, syempre yung route natin pabalik iisa pa rin. So yung kaninang dinaanan natin, yung pa rin yung dadaanan natin. So from rotonda punta ka dun sa May Nuvali Boulevard. Tapos ang bagsak mo doon, papunta ka na sa Solenad 3. Sa May Nuvali pa rin. Tapos, pwede ka pa rin umexit doon sa May Laguna Boulevard going doon sa Nuvali Road hanggang makabalik ka ng Mount Pleasant NC. Nga pala, pag napunta ka na dito sa fork na naman nito, turn right ka, huwag kang didiretso dahil yung kaliwang daan na yon, one way yon. Then once na pagkanan mo dito, turn left ka lang uli, and then ito na yung road dun sa Greenfield papuntang rotonda naman dun sa May Mount Pleasant exit. So guys, yun lang yung guide natin for today, no, para sa papunta ng Marcos Mansion. I hope na makatulong to, lalo na dun sa mga hindi pa nakakapunta dun or sa nagbabalak pa lang. Actually, yung Marcos Mansion na route, meron pa yung susunod na part, yung papunta ng Palace in the Sky. Pero pagkaya ko na, siguro gagawa ako ng guide para dun. Shoutout sa mga siklista natin na patuloy na sumusuporta sa videos ko, and sa mga gusto pang sumuporta, ano lang, follow nyo lang tsaka subscribe dito sa channel ko and sa page ko sa Facebook. And magkakaroon pa ako ng maraming bike content kapag nakita natin na naging effective to, no? Kung may mga tanong pa kayo about sa route na to or sa pagpunta sa Marcos Highway, send nyo lang ako ng message or comment down below sa post na to para masagot natin siya, and at the same time ng mga iba pang siklista. Salamat!